Sa pinakamakasaysayang bahagi ng Samar at Leyte, matatagpuan ang isa sa mga islang tila naging saksi na sa lahat ng naging kaganapan panahon pa ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Patunay dyan ang mga lumang base militar, kanyon at mga taguang ginawa pa ng mga sundalong Hapon at Amerikano. Pero bukod sa mga nakamamanghang struktura na hanggang ngayon ay makikita pa natin malapit sa palibot nitong isla, ito talagang umagaw sa atensyon at nagtulak sa amin na gawin itong island exploration. Ang matagal ng usap-usapang tunnel na nagkokonekta daw di umano dito sa isla ng Dio at sa isla ng Leyte. Good morning mga ka-Seftv, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so makikita po natin dito sa ating likuran, ang isa sa mga islang dati pa ay pangarap na nating mapuntahan. Bagamat nasa 2 kilometro lang yung layo nito mula dito sa mainland ng Leyte, tila suntok sa buwan naman ang pagpunta dito dahil nga sa hindi natin alam kung sino-sino ang dapat nating lapitan at kung bukas nga ba ito para sa mga outsider. Ayan, so ngayong araw ay isa po tayo sa maswerteng makakapunta dito at makakakita kung ano yung mga meron dito sa isla. So bago yan, silipin po muna natin ang ginagawang construction sa isa sa mga dambuhalang proyekto dito sa bahagi ito ng Tacloban. Tayo ngayon sa ginagawang expansion dito sa DZR Airport. So makikita niyo po dito sa ating likuran ang bagong-bagong control tower na ginawa ilang metro lang yung layo mula dito sa existing na passenger terminal building. Nandito po tayo ngayon sa bagong kalsada na nagsisilbing access road papasok dito sa ginagawang bagong terminal building. Makikita po natin dito sa bagong kalsada na malaking bahagi nito ay gawa na. So meron po itong lapad na abot sa 4 lanes at sa gitna ay meron po itong center island. Sa ngayon, hindi pa po ito pinapadaanan sa mga motorista dahil nga sa ginagawa pa itong bagong terminal building. Visit lang po yung ginawa natin dito kasi baka kulangin tayo sa oras at mula dito ay magta-travel lamang po tayo ng halos 2 kilometro papunta sa isa sa pinaka popular na beach resort meron itong Tacloban. Dito po tayo sasakyan ng bangka patawid dun sa isla na ating bibisitahin ngayong araw. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough. Sobrang lapit lang nitong Pacific Point doon sa Tacloban Airport. Narating po natin to sa loob lamang ng 2 minuto dahil nga sa walang traffic at malapad yung kalsada papunta dito. Dito sa parking area nitong Pacific Point, makikita po natin ang isa sa mga bagay na ginawa ng mga Hapon. So ito po yung Japanese pillbox, isa sa mga strukturang naiwan noong panahon ng World War II. Makikita nyo naman, buong-buo pa. At dito sa gilid, dito po makikita yung entrance papasok dito sa pillbox. Ito po yung loob nitong pillbox. So dito, meron pong maliit na butas kung saan sumisilip yung mga Hapon kung merong malapit na kalaban. Itong pillbox, ang nagsisilbi din po nilang taguan o protection laban sa mga pambubomba ng mga Amerikano. Sa tibay po nitong struktura, hanggang ngayon ay makikita po nating buo pa ito at preserve na itong Pacific Point. So makikita po natin dito sa labas nitong Japanese pillbox, dito nakasulat yung mga kaganapan o mga panahon ng World War II at kung bakit merong ganitong struktura dito sa bahaging ito ng Tacloban.
iba pa nating makakasama papunta dun sa isla. Yes, sir. Ito po si Carl Patrick. Ito si JD. Yes. At ito naman si Lothar. Kasama din po natin ngayon sa ating gagawing island hopping. Hello. Yan, ito po si Ma'am Nina ng Pacific Point. May napansin ka ba dito? Wala. Ayan, so dito sa Tacloban, yung tubig, malakristal, pero hindi siya masyadong na-appreciate dahil nga sa itim ng buhangin. Go! Ilang minuto lang yung kailangan nating i-travel papunta doon sa isla dahil nga sa malapit lang to, dito sa bahaging ito ng Tacloban. Dahil nga sa lapit nito, kaya Tacloban City pa yung nakakasakop dito sa isla. Okay? Tapos lamang ang halos 15 minutes na travel mula dun sa mainland nitong Tacloban ay narating na rin po natin etong Dio Island. So malayo pa lang ay tanaw na tanaw na natin etong maputing baybayin. Mamaya ikutin po natin to at titingnan po natin kung ano nga ba yung mga meron dito sa isla. Sa side na to, mapapansin po natin etong mabatong baybayin. Yan. Etong mga corals yung bumabalot dito. Corals na may halong bato. Habang dito naman sa pinaka bungad nitong isla, etong side na to na nakaharap dito sa Tacloban Airport ay nababalot naman na itong maputing buhangin. Hindi po siya kasing pino ng buhangin na nasa Canigao Island at iba pang isla na meron itong probinsya ng Leyte. Pero kung titingnan po natin sa ating drone shot ay may alintulad po natin itong isla sa mga paraisong isla na mabibisita dito sa probinsya ng Leyte. So una po nating pupuntahan dito yung tunnel na itong isla. Yun, alamin po natin kung gano'n nga ba kahaba itong tunnel at kung saan ito papunta. Bakit may tunnel dito? Dito na lang kita at maya na swimming pool. Kala ko, itong part na to ng building, natabunan ng lupa. Pero part pala to ng tunnel. Okay? Ini niya din, ito niya din niya. Sa lahat ng gusali na nandito sa isla, parang etong chapel lang yung mapapansin natin na buo pa yung bubong. Ayan. Ito dito, sarod lang dito. Etong swimming pool, makikita natin na meron po siyang slide. At dyan daw sa gilid ng slide, may pasukan, papasok dito sa tunnel. Hey, pasok. Pasok sa loob. So, totoo nga, may sabi nila na may ano dito. Isa lang. So, eto na nga, yung usap-usapan na tunnel. Totoong may tunnel dito sa Dio Island. Pero titingnan pa natin kung saan yung lusot nito at kung gaano ito kahaba. Ayan. Siguro ang hindi din nakatago. Yung iba nating kasama ay papunta doon. Tayo naman papunta dito. Baka may ahas dito. Magi ka mo din kanya. Yan. So doon banda, parang hindi pa natin natatanaw yung dulo nitong tunnel. Pero dito, pwede kang lumabas or pumasok. So dahil nga sa mga nagdaang bagyo, kaya mapapansin po natin yung mga buhangin na napadpad dito sa loob ng tunnel.
dahil nga sa ilang metro lang yung lalim natin mula dito sa ground, kaya hindi po tayo nahihirapang huminga dito sa ilalim ng lupa. Yun, yung ibang mga tunnel kasi, dahil nga sa palalim ng palalim, kaya hindi na naaabot ng supply ng oxygen. Pero dito, dahil nga sa binabaybay nitong tunnel, itong mababaw na part ng isla, kaya hindi po tayo nahihirapang huminga dito. Saan na yung tour guide natin? Talagang nasurpresa ako dito sa Diu Island. Hindi ko akalain na may ganitong attraction dito. Ang ina-expect lang po kasi natin ay yung pangkaraniwang isla. Yung may magandang baybayin, malinaw na tubig. Pero dito, sa ilalim ng napakagandang baybayin itong isla, ay makikita po natin itong ganitong tunnel. Mas mahaba po ito kumpara sa mga naririnig natin sa mga kwento-kwento. Sa habang abot sa mayigit kalahating kilometro, binabaybay nitong tunnel ang palibot nitong Diu Island mula sa gusaling ito patungo sa dulo malapit sa mga bakawan at pabalik naman sa bahaging ito ng isla. Sa lawak na abot sa mayigit 3 hektarya, makikita din dito sa isla ang dangdang puno ng nyog, mga bakawan, lagoon at mabatong baybayin na napapalibutan ng malakristal na tubig. Dahil sa naging daanan na ng malalakas na bagyo ang bahaging ito ng Pilipinas, kaya mapapansing sira-sira na halos ang lahat ng gusali na nasa isla. Ayon sa Pacific Point ay pinag-aaralan na nila ngayon kung ano ang pinakamagandang gawin para mas ma-enjoy ng mga turista ang islang Abot-Tanaw lang mula sa Tacloban Airport. To be honest, plano pa siya ng Pacific Point. Hindi pa mangyayari anytime now but soon. What will happen is that there will be day tour packages, like you can go to the island but no overnights yet. So what we can offer is that there will be budo fights and then glamping. But ngayon, inuuna pa sa Baluarte yung glamping. So soon, hopefully, mangyari na. And please do follow Pacific Point Facebook, also Studio 88, and of course, Tagpuan. Maliban dun sa sandbar at sa mabatong baybayin nitong isla, mapapansin din po natin dito sa dulo nitong Diu Island, etong mga bakawan. Tamang-tama po yung pwesto nito kasi dito sa side na to ng isla nang gagaling yung malalakas na hampas ng alon kung halimbawa merong bagyong tumatama dito sa Eastern Visayas. Sa side na to ng isla, matatanaw po natin ang malaking bahagi ng Basay. Ayan, yun po yung Basay Town proper, Hinamok Island at dito sa Marabot Samar. Ayan, nasa kalagitnaan po tayo ng dalawang probinsya. Yung banda sa Leyte at dito sa Samar. Pero ang bahaging ito ay nasasakop pa rin po ng Tacloban City. After nung nakakapagod pero nakaka-enjoy na lakaran sa loob ng tunnel, magfo-food trip naman po tayo ngayon. Budol fight, hatid sa atin ng Pacific Point. So bago po tayo bumalik dun sa mainland, tanungin po muna natin itong ating isa sa mga kasama kung kumusta yung experience dito sa Diu Island. May part na nakakakaba, excited at amazing. In my 26 years of existence, ngayon lang talaga namin to na-explore. Mm-hmm. Kahit nasa Tacloban lang kami, ngayon lang namin na kita yung buong Diu Island. Si Ma'am Ninya ng Pacific Point at mula dito ay itutur po tayo niya dito sa Pacific Point kung ano yung mga meron dito. Okay ba, Ma'am? Okay. Okay, so tara, let's go.
itong Tagpuan Beach Bar na kaka-open lang. Kung makikita niyo, meron kaming barbecue dito every Friday, Saturday, and Sunday. Also, meron kami mga sports, outdoor sports activities like volleyball, meron din kaming hydrobike, meron kaming kayak, and also may pwede mag-rent ng skimboard dito. Every Friday, Saturday, and Sunday, we also have live band dito. We have the ocean bar for the alfresco dining, and also we have the barbecue area. So open yung barbecue area namin every Mondays to Sundays. Nagbibenta rin kami dito ng dirty ice cream. Eto. So may mga flavors, so everyday iba-iba. Tapos everyday, dito to sa embankment, umiikot yung mga staff para magbenta ng dirty ice cream. Dito na tayo sa Queen's Gambit Cafe. Itong cafe na to is sa umaga cafe. Gagawin na namin siya soon to open na sports bar sa gabi. Dito mag may mga games like billiards, beer pong, darts. So ngayon pupunta tayo sa Studio 88. Ito yung isa sa high-end bar dito sa Tacloban. Studio 88 Bar is the art of bar. So meron kaming bartender dito na kaya mag-create ng cocktail na wala dito sa buong Tacloban. Ayan. So, ang Pacific Point is kilala sa bespoke service nga na tinatawag. Pag gusto nila mag-event sa dagat, sa beach, gusto nila mag-event sa baluarte, gusto nila mag-event dito sa alfresco, Studio 88, kahit saan dito sa Pacific Point. So, makikater namin yun. So sana ay nabusog namin kayo sa mga lugar na napuntahan natin ngayong araw. Mula dito sa Pacific Point hanggang doon sa Diu Island, talaga namang sulit ang araw natin. Nalaman din po natin ang katotohanan sa mga chismis na kumakalat na meron daw tunnel na nagkoconnecta dito sa mainland ng Leyte at dun sa Diu Island. So wala pong katotohanan yan. Kasi dun sa Diu Island, bagamat meron po siyang napakahabang tunnel, eh yun po yung tunnel na nandun lang sa isla. At sa ngayon, hindi po natin masabi kung bakit ginawa nila itong tunnel at kung para saan to, kasi medyo confidential yung mga daylan kung bakit nagawa itong tunnel. Pero dito, sa part na to ng Pacific Point, lalong-lalo na dito sa Pillbox, ayan, nalaman po natin na gawa to ng mga Hapon noong panahon ng World War II. Talagang misteryoso itong bahaging ito ng Tacloban. Ayan, so sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po kami. Sa susunod pa naming mga vlogs, huwag niyong kalimutang i-like at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.